temporary solution lang yan. Hindi, ang pinaka-solution talaga dyan, eh, dapat ayusin. Ayusin at tapusin itong kahirapan kasi, at sinasabi nga ni Inoy-Inoy. Dawang dama tuwid. Nagiging problema kasi nga dyan, abay, kaya na dumadami tayo dahil pagalang trabaho, yun ang nagiging parang pastime ng mga mag-asawa. Kaya dumadami. Pero kung may trabaho si Mrs., may trabaho si Mr., gabi na pagod ka, di ba? Grabe naman yung pananaw na Erwin. Parang aso naman na tingin mo sa mga tao. Kahit pare, kahit sinong tao, na pagpagod ka, parang wala kang matutulog ka na lang. Whereas yung iba, walang trabaho, naiisip nila yun. Eh, yung dali nyo kasi magsalita, kasi lalaki kayo, hindi kayo. Hindi. Halimbawa, itong birth control kasi na yan. Kasi ito, tiwa, busy ka lagi. Okay, ito, pagkataas ito, may mga iba ka pang trabaho. So, you're tired. Pero kung nasa bahay ka lang, eh paano pag nakalabit ka ng boyfriend mo? Yun, ang ganda-ganda mo ngayon. Ah. See, patay ka ngayon. Pag papamudmud na mga kondom, pag naging batas na nga itong arin, siyempre, libre na yan. Kaya nga, pero kung susolusyonan mo ang pangkahirapan at bigyan ng trabaho, sila na mismo ang bibili ng kondom. Yun nga, Martin, so easy nila to say, solusyonan mo yung kahirapan, pero paano? Yun nga. Kasi kung what if they're not adequate resources? Our population is gonna hit 94 million this year. Bago kayo magpamudmod ng crazy, we're the 12th most populated country in the world. Bago kayo magpamudmod ng kondom, magpamudmod nyo na ng mga bigas yung mga tao dyan. Ito lang masabi ko dyan, ang daang matuwid ay nakaharang maraming bata. At kung may reaction kayo sa isyung ito, post lang sa aming Journalismo Wall, mag-tweet o mag-text sa 0921-689-9879. Babasahin ko mga comments nyo mamaya. Nalaglag yung prompter. Bago mag-break. Bago mag-break. Ito muna ang Pabuena Mano ni Makata sa umagang ito gamit ang News 5 Live Pack. Pasok, Makata! Dito po sa Mega Crew Mart, malinis na kapaligiran, ang sapatos kong hulugan, ang pantalon kong hindi nalalaban, ang polo kong matagal-tagal na rin pong pinagplanuhan, at ang mukha ko pong kinababaliwan ng maraming kababaihan. Atin na pong tunghayan ang presyo ng manok ngayong umaga pong ito na talaga naman pong pagkasarap-sarap. Isama niyo po sa inyong mga lulutuin ngayong umaga, kaya po atin ang tunghayan. Ito po ang tinatawag na tindahan na 130 po ang presyong natutunghayan. Tindahan ni 130, kaya po simulan na po natin. Ito na po ang buo pong manok, ang presyo po ay 130. Ang siyempre po ang pitsyo, 130 din. Gayun din ang pakpak, 130 din. At siyempre po, ito pong tinatawag na quarter legs, 130 pa rin. At ang drumstick, 130 din. Pati sa loob, ang atay balumbalunan, 130 din. At siyempre po, ang backbone ay gayun din, charing, 70 lang po, mga iniing. Kaya po ngayon, dahil nga po napapanahon at pinag-usapan po kanina, talo-panalo ng aking daddy Erwin Tulfo, yun nga pong reproductive health. Kung ito po ba'y magandang ipasa, kaya po interviewin ko ngayon si Aling Normang Bonggang Bongga na atin pong nakikita. Kumbaga po sa manok ay isang dumalaga. Maganda pong umaga, Aling Norma. Magandang umaga rin. Ilan na po ba ang anak nyo? Apat. Apat po. Kumusta po yung panlima? Ginagawa na po ba? Pinaplano na po ba? Pinaplano kasi mahirap ang buhay. Ay, kayo po ba ay pabor dito po sa reproductive health na gustong ipasa ng ating Pangulong Pinoy? Pabor na pabor. Bakit po? Kasi para maiwasan yung kahirapan ng buhay, kasi mahirap ang buhay ngayon, kailangan pagplanuhan talaga. Okay lang ho ba sa asawa nyo? Okay lang naman. Okay po, marami pong salamat at muli po ito pa rin po ang inyong Makata. Nag-iiwan na naman ng magandang kasabihan. Aanhin ko pa ang maraming jowa kung mahuli naman ang Mrs. Koy, ako rin ang kawawa. Ito pa rin po ang inyong Makata na live na alive dito po sa News 5. Gamit nga po ang live pack ng News 5 dito lang sa TV5. Alas 6:03 na po mga hermanos at hermanas sa tutukan sa aming pagbabalik. Barker ng nagpanggap na pulis sa Pasig huli. At 5 milyong pisong halaga ng mga alas na mag-asawa sa Caloocan, tinangay raw ng kasambahay. Welcome back sa Sapul. Worried ang mga Catholic groups sa Standi Pinoy na suportado niya ang alternative means of family planning. Baka raw kasi makalusot sa Kamara ang Reproductive Health Bill na mahigpit nilang tinututulan. Kaya ang kanilang aksyon, isang civil disobedience. Tinanong namin ang mga netizens kung sino ang nakikita nilang talo o panalo sa isyong ito. Narito ang ilan sa kanilang opinion sa aming Journalismo Wall.
Para kay Marlon Marcelo, pareho raw talo ang simbahan at mga sumusuporta sa RH Bill. Kapag nakalusot raw kasi ang RH Bill, magrarally ang CBCP. Kapag naman hindi lumusot, marami naman ang magagalit dahil sa paglobo ng populasyon. Isa lang daw ang solusyon dito, sabi ni Marlon. Dapat daw ay magkaroon ng disiplina ang mga mag-asawa. At para naman kay Becky Agudo, talo ang CBCP. Nagsasawa na raw kasi ang mga Pinoy sa pangingialam nila sa trabaho ng gobyerno. Dagdag pa ni Becky, dahil sa ginagawang pangingialam ng simbahan, marami nang nahihikayat na lumipat ng ibang relihiyon. At talo rin para kay John Ernest De Vera ang CBCP. Ito ang sinabi niya sa kanyang post. Talo daw ang CBCP sa isyung ito. Bakit ba raw kailangan pa nilang makialam sa issue? Tanong niya, may alam ba raw ang mga pari sa pagpapamilya? E kung sila kaya mga anak? At eto naman ang naging opinion ni Catherine Garcia. Sabi ni Catherine, binigyan daw ng Diyos ang mga tao ng free will at wisdom para magdesisyon. Kaya dapat daw hayaan na lang ng simbahan ng mga mag-asawa na pumili at magdesisyon para sa kanilang pamilya. Hindi naman daw kasi krimen ang gumamit ng artificial birth control kung para sa ikabubuti ng pamilya ang gagawin ng isang babaeng may asawa. Desisyon daw kasi nila yon. At eto naman ang sinabi ni Henry de la Cruz. Talo raw ang CBCP. Natatakot lang daw kasi sila na kapag lumiit ang populasyon ng bansa, liliit din ang makokolekta nilang pera sa simbahan. Hindi naman siguro, Henry. Talagang concerned lang siguro sila sa moral implications ng RH Bill. Feeling ko tuloy pag nagsisimba kay Henry at oras na ng offertory, konti lang binibigay mo, no? Joke lang. Anyway, tingnan natin kung nagbago ang trend ng post sa ating wall kasi nga puro CBCP ang talo sa issue na to. Sabi ni Alan Toran 5 minutes ago, the church should redefine its teachings according to the theology of liberation. To be relevant and responsive to the needs of our times, we should have a church for the poor, not a church for the elite. Paano pakikinggan ng tao ang pangaral ng simbahan kung gutom at kumakalam ang sikmura? At sabi ni Apollo Religioso 10 minutes ago, talo ang CBCP. Tutol sila sa RH Bill pero wala naman silang mabigay na magandang rekomendasyon kaya hindi umunlad ng Pilipinas dahil sa moralidad kuno. Paano yung mga paring may anak, sugarol, magiinom at iba pa? At sabi naman ni 0926-672-3008. Dapat payagang mag-asawa at mga anak ang mga paring Katoliko. Total kontra naman sila sa alternative means ng family planning. Gusto ko yun. At sabi ni 0908-739-7914, wala namang masama sa pagkontra ng simbahan sa RH Bill. Basta may programa sila na kapag lumagpas na sa dalawang anak ng isang pamilya, sila ang magpakain at magpaaral sa mga ito. Ang huli, sabi ni 0929-433-4352, talo yan kasi hindi talaga mapipigilan ang pagigigil ng lalaki. Nagagalit pag pinagbigyan kahit wala pa sa sked nila ni Mrs. na gumawa ng baby. Cute naman ito. Dahil hindi pa ready, tama si Pinoy na suportahan ang choice ng mag-asawa. Maraming salamat sa lahat ng nag-post at nag-text ng kanilang mga comments. Balik tayo sa mga macho at guwapo kong kasama na sina Erwin at Martin para sa mga police report. Macho at guwapito! Maraming salamat sa iyo, Sean. Napakaganda ng iyong outfit ngayon at ang iyong aura. Good job. Tama yan sa simbahan Katolika. Sa isa. I-12 na po na umaga, mga sapulero at sapulera. At narito po ang mga nagbabagang police reports. Mas lalo raw pinaigting ng PNP ang pagpapatupad ng gun ban. Kagabi, personal pang nag-inspeksyon ng mismong hepe ng NCRPO. Pero bago yan, una nang nasampulan ang isang barker na nagpanggap na pulis sa Pasig. Ang karga niya, baril na walang bala. Ang mga checkpoints ay ng lugar sa Metro Manila, personal na chinek kagabi ng hepe ng NCRPO na si Lucado Santiago, kasama si COMELEC Regional Director Michael Joneda. Ito raw ay para siguruhin tama ang ginagawa ng mga pulis na naka-assign sa mga naturang checkpoint. Karaniwan kasi nagiging issue ang paglabag umano ng ilang mga pulis.